はい。And welcome to my first ever video! So, kung nakikita nyo sa title sa baba or sa gilid, gagawin natin yung tanong mo, sagot ko. So, meron tayong 15 questions, tapos meron din tayo ng 15 na gagawin or makeup dito. So, una, pipili tayo ng questions dito. Tapos sasagutin na din while applying this or gagawin yung mga nandito. First question. Easy question from Pierre Isaga. San ka pinanganak? Pinanganak po ako sa Lingayen, Pangasinan. Po kasi si Mami. So yun yung province namin. Tsaka si Daddy, Pampanga naman po. So we have two provinces. Nakalimutan ko, kailangan pa lang mag-apply ng makeup habang nagsasagot ng tanong. Oh my God! Sorry. Ay, ang galing oh. Foundation. Gagamit natin yung Mary Kay. Yan, kay mami to. Kaya apply ko na lang yung foundation ngayon. As you can see, nag-headband na rin ako para hindi nakaharang yung buhok ko sa mukha. Kasi nagkamali ako. Oo. Nagkamali ako, aminado ako dun. Hindi, nagkamali ako kasi ano, dapat pala, habang nagsasagot ako ng tanong, ginagawa ko ito. Kaso nakalimutan ko. So, i-apply ko na lang ito. Ipa-fast forward ko na lang yung pag-apply ng foundation. Tapos, magpo-proceed tayo sa panibagong question tsaka panibagong i-apply sa mukha. So, we'll never know kung anong i-apply ko sa mukha ko. Kung eyeshadow ba muna bago primer, pressed powder ba muna bago concealer, mga ganun ba. So, yeah. Bubunot muna tayo na i-apply natin para hindi natin ulit makalimutan kung anong gagawin. Lipstick agad! Ayan, ang galing! Lipstick. Tapos, yung question ay from Mika Yabut, bakit clear skin ka? Ito yung i-apply natin. Yung sun-kissed. Ayan, pwede din tong pang cheeks. Ba't nga ba ako clear skin? Una-una sa lahat. Hindi nagamit ako ng sabon na gusto ko. Apply ko na to, please. Hindi naman kasi mga pag-apply ng ano, di ba? Tapos yung pala, mag-drink ka din ng water every day. Like 8 glasses of water every day. Then, proceed tayo sa next question. Next question. Drum roll, please. Ayan. Concealer! Buti na lang magko-concealer tayo bago tayo mag-press powder. Magagamit yung concealer. Hindi ko alam po saan galing yun. So, yung tanong ay, what are your favorite things to do? From my brother, Cesar Ramos III. Favorite kong ginagawa pag nabuboard ako? Nanonood ako ng YouTube. Like, YouTube is life. Tapos, pag nabuboard na ako sa YouTube, mag-Netflix ako. Nanonood ako ng Netflix sa TV namin. Tapos, pag wala na akong magawa, mag-makeup ako. Tapos, mag-picture taking. Ito nga pala yung background ko pag nag-picture ako. Kung nakikita niyo sa mga post ko sa FB. So, mag-apply tayo ng concealer. Ginagawa, nagre-redecorate ako or nagre-rearrange ako ng mga furniture sa kwarto ko. Kasi hindi ako magpakali. Like, pag nagsawa na ako. Nagsawa na ako na nandun siya. Ayoko na siyang makita doon. Gusto ko na sa panibagong lugar na siya. So, next question.
Maganda to. From Princess Nokiera. Ano ang hidden talent mo? Ooh, eyeshadow! Hindi na tayo magpa-primer. Oh my God. Ayan. At ang gagawin natin eyeshadow ay yung Sunset Dream ng Sanye. Lang. Papay ka sa inyo. Ang ganda yan. So, shop ko lang din ito binili, guys. Ayan. So, shop ko lang din ito binili. And kakarating niya lang kahapon. Ang hidden talent ko po ay drum. Kaya kong ipagalaw yung tenga ko. Up, down, up, down. Kunti lang nakakaalam na hidden talent ko yun. Kaya nga, mind blow. Ganito yung tura pag nag-makeup. Sunset look. Ayan. Lalagyan natin siya ng shimmer dito. Mind blow. Oh, so pretty, right? Tapos, dito. Tawag dito. Tapos kung saan lumalabas yung mga mukha. Lalagyan natin siya ng shimmer dito. Anis! Mind blow. Galing kay Charles Magleo. Anong gagawin mo pag naging successful YouTuber ka? Pipili tayo na i-apply. Ginagamit kong pang eyeliner is yung mascara ko. Like, in the dump tray, ano maglalagay ako dito? Dito. Tapos, I'll be using this to apply my eyeliner. Ayoko nang bonggang eyeliner ngayon, baka kasi masira. So, may pwede sa question. Anong gagawin mo pag naging successful YouTuber ka? Siguro, pag naging ano ko, successful YouTuber ko, matutulungan ko sila ano, mommy, sila daddy sa bahay, sa mga gastusin sa bahay. Tapos pag naging successful YouTuber din ako, tutulungan ko si mommy tumulong sa amin. Like, every time kasi sa ano, every time na magpapasko sa province namin, namimigay kami ng laruan galing sa Divisoria. Wala lang, ang saya lang. Like, ang saya lang makita ng mga batang natutuwa sa Pasko. Kasi, di ba, hindi naman lahat ng tao naka-receive ng mga regalo sa Pasko. Wait, hindi talaga ako makapag-apply. Kaya mag-apply muna ako. One eternity later. Ang hirap! Wait lang! Hindi ako expert dito sa eyeliner eh. Ang pongi. Pwede na yan! So, ayun, I'm back. And tapos ko na ilagay yung eyeliner. And hindi siya perfect. Hindi talaga ako perfect. Okay. Next question. Wala, ang dami pa pala. Ito, galing kay Charles Reyes. Ayan. Pipili muna tayo ng product. Or ng gagawin. Eyebrow. Ayan, eyebrow tayo. Ang question niya ay, if ever na mag-succeed ang pagiging YouTuber mo, kikilalanin mo pa rin ba ang mga kaibigan mo? Why not? Kasi diba, like, sila yung sumuporta sa'yo. I mean, hindi lang sila, pero sila isa sa mga sumuporta sa'yo para i-pursue mo yung mga dreams mo or yung dream mo maging YouTuber. Like, sila yung nandyan para i-push ka at para maging confident ka sa sarili mo. Sila yung nagsasabi na, gawin mo yan, 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 huwag ka mag-overthink, huwag ka mag-jump into conclusions. Gawin mo yan, like, hayaan mo kung sino mang bash sa'yo. Kasi, hindi ka naman nila ibabash, hindi naman sila nanonood sa'yo. Tapos, sila yung nagsasabi sa akin na ano, na just be yourself no matter what. Huwag lalaki ulo mo, huwag kang maging plastic, harapan ng camera.
sila pala yung nagsasuggest kung ano yung mas maganda sa ganito, ganyan. Like, kunwari, nagbigay ako ng ano, uy, tingnan nyo naman to, ano mas maganda ito. Tapos kung kunwari, tingin ko mas maganda to, tapos tingin nila mas maganda ito, parang sasabihin nila, try mo to. Kasi malay mo yung maganda sa'yo, hindi maganda para sa ibang tao. Kaya, minsan, I'm accepting naman ng mga suggestion din nila. Next question from Diego Dayao. What made you into making a YouTube video? But let's be first now. Lalaga. Magpa-plancha tayo ng buhok, te. Sige, plancha ako. Ito, kasakpak ko lang to. Hintayin natin siya umuwi. So, yung question ay... What made you into making a YouTube video? Actually, nahihiya ako sa harapan ng camera pag nagbibidyo tapos nagsasalita ako. Okay, sana like, picture lang, mention yan. Or pagkasama mo lang yung mga kagulang mo or fam mo. Pero pag ano, pag ipopost mo na siya in public, like nakakahiya siya. Baka kasi, iniisip ko kasi like, hindi yung sasabihin ng iba't tao. Baka hindi nila magustuhan yung mga ginagawa ko or hindi nila magustuhan yung mga content na naiisip ko or yung mga sinasuggest mo. Kaya natatakot ako una pa lang na gumawa ng YouTube. Kasi sinasabi nga nila, baka daw maging depressed ako sa mga magiging reaction or sa mga manonood ng YouTube videos ko. Pero first pa lang naman ito, so huwag muna tayo mag-overthink. Next question. From Harold Zafra. Siya po yung nasa pinakaunang part ng trailer ko. Ayan. Ang question niya po ay, babaguhin mo ba yung religious mo para lang mapakasalan yung taong mahal mo? Kasalagan! By the way, pili muna tayo. A-apply natin ay, na nga, press powder. Ito yung gagamitin natin. Yung hirap na ito. Pero, opinion ko ah. Siyempre, babaguhin ko. Kasi like, ba't ka pa hahanap ng ibang tao na kaparehas ng religious mo para lang pakasalan mo, diba? Kasi yun na din yung sign ng respect ko sa religious niya. Ayoko naman ano, ayoko magpakasal sa ibang tao na same ng religious pero hindi ko naman mahal. So, why not pakasalan mo na lang yung taong magkaiba kayo ng religious tapos papalitan mo na lang para kasal-sasal kayo, diba? Para happy kayo in the end. Ano mo yung problema? Diyos ko, pinapakomplikado niya yung bagay-bagay. Kaya kakalitin ito, galing kay Jasen Nicanor. Where do you see yourself 10 years from now? 10 years from now, so 17 ako ngayon. 10 years from now, 27 na ako. Yay! Ang galing! Huwag muna tayo ng product. Or na gagawin. Contour. Magpo-contour po tayo. Siguro po, nag-aaral pa ako ng mga age na yan. Magkakaroon ako ng sariling bahay po. Ay, gusto ko na rin palang magtrabaho at a young age para makatulong na ako agad-agad sa magulang. Aww. Ayan, tingin yung notes ko dito. Sa notes ko dito. Konting product ang baka mamaya. Tulis-tulis na sobra na ako ng ilang mo na hindi na makatotohan. So, ayan na siya. Next question. Ito. Question from my Bebs, Giselle Ventura. Best friend kin. Ano yung isang bagay na ginawa mo noon na ngayon nire-regret mo na? Halaka na to, bunyagan na. Tapos pipili tayo ng... gagawin. Magpapalit na po tayo ng damit. Yeah, gagawa tayo ng full makeover. Over. So, magpapalit ako ng damit. A few moments later. So, yun guys, nakapagpalit na ako. Syempre, off cam. Bawal tayo magpalit ng binibidyohan tayo. Oo, no? Yung kinumpare ko yung sarili ko sa isang taong yun. Kino-compare ko lang yung sarili ko sa kanya.
kasi inggit na inggit ako na bakit hindi na lang ganun din ako? Bakit hindi na lang din ako ganito? Ganyan. Yun yung pinaka nire-regret ko. Kasi dahil doon bumaba yung confidence ko. Like, nahihiya ka ng gawin yung ginagawa na diba? Or i-compare ka nila na, eh, mas magaling yun kaysa dyan eh. Parang ganyan. So, yun yung pinaka nire-regret ko is yung kinumpare ko yung sarili ko sa ibang tao. Yun yung wag na wag yung gagawin. Kasi, pangit yun. Mahihiya ka na sa mga bagay na gusto mo talagang gawin. Kasi, nag-overthink ka, kasabihin nila sa'yo na hindi ka magaling, na mas magaling to kaysa sa'yo, ganyan, ganyan. Huwag na huwag yung gagawin mo. Ang masasabi ko lang sa inyo, don't ever compare yourself to other people kasi, meron ka na wala sa kanya, meron siya na wala sa'yo. Be proud of yourself. Don't compare yourself to anyone. Ito, from Miss Presi Miguela Flores. Ano yung magiging motif ng channel mo? Are you doing it to earn money? Pipili muna tayo ng gagawin natin. Baking! Ngayon namang magbe-bake ng under eyes ko. So far, ang ganda ng ang ganda ng makeup. Habang nag-debate tayo, sasagutin natin yung tanong ng ating president. First question niya is, ano yung magiging motif ng channel mo? Para mag-share ng tips, mag-motivate ng ibang gustong mag-start ng YouTube channel nila at gumawa ng mga YouTube videos. Tapos yung second question niya, are you doing it for money? Yung ma-earn kong money is hindi lang para sa mga luho ko. Luho, when you say luho, like yung parang mga gusto mong bagay na bilhin para sa'yo, mga ganun, hindi lang siya para dun. Pero gusto ko kasi mag-earn ng money para makatulong na agad ako at a young age sa magulang ko at sa iba pang tao. Next question. Apat na lang to. Ayan na nga! Ito na yung question mo! Ayan. Yung question na to ay from Casey Camacho. Yeah. Kay sa baboy ko. If ever na magkaroon ka ng kapangyarihan, Diyos ko, anong tanong to? Baguhin yung pass mo, ano yung babaguhin mo at bakit? So parang ano lang din siya, ang tawag dito. Pares lang din siya ng tanong dun sa best friend ko si Giselle. Ay, wait. Ipili tayo ng product natin. Alam mo, mag-blush on na ako. So, papindin ko na nga siya. Oh my God. Gagamitin natin itong blush on na to. Ayan. Ano siya? BO8 lang. From Shopee to. So, tatanggalin ko na muna itong powder ko. So, sasabutin natin ang tanong. Actually, wala akong gustong baguhin. Kasi hindi naman mangyayari yung mga nasa password. Para lang wala. Nangyayari yun para mas maging strong ka. At para next time na gagawin mo ulit yun, alam mo na yung mga consequences na mangyayari. At nangyayari din naman yung mga nasa past natin for us to be strong in the future. Pero, kukunin ko na lang siya din sa sagot ko sa tanong ng best friend ko. Kapag nagkaroon ako ng kapangyarihan, babagunin ko yung time na kinumpare ko yung sarili ko sa taong yun. Kasi mali-mali yun. Like, just love yourself. Ika nga sa amin na ng BTS. Love yourself. Kasi if you love yourself, the more you love yourself, the more love you spread to other people. Yun. Kung love na love mo yung sarili mo, mapapakita mo din sa ibang tao na love mo rin siya. Kasi nga, love mo yung sarili mo. Ang pangit naman na hindi mo mahal yung sarili mo tapos magmamahal ka ng ibang tao. Di ka nga marunong magmahal ng sarili mo tapos magmamahal ka ng ibang tao. So, I'm done na mag-blush. On, next question. Question na to ay galing kay Enrico Sabaw. Cool! Question mark. And why? San Felipinary Catholic School na. Hindi na siya parokya. Catholic School. Doon ako pumasok. Dapat magka-anata ako ng JRU ako or RPU. Pero, no choice. Kaya, nag-San Fe na ako. Pero, maganda naman sa San Fe. Like, malawak naman. At, maraming mga teachers na mababait. Marami din mga estudyanteng mababait.
Sobrang bait. Oo. Sobrang bait nila. Yung gagawin natin. Sunscreen! Hala! Oh my God. Ito. Ito yung gagamitin ko sunscreen. Ayan. Ito galing pa itong Korea. Nung pumunta si daddy ng Korea. So hindi ko alam ano magiging itsura ko matapos kung maglagay ng foundation, ng blush, on contour, concealer, tapos maglalagay. Saka lang akong maglalagay ng sunscreen. No, thanks! Konti na lang. Magdadaya tayo. Kasi ayaw naman natin mas papangitin pati makeup, diba? So, bakit nga ba siyang pinatili mo naman? Unang-una, kasi doon ako pumasa. Wait na lang. Yan, okay na siya. Siyempre, hindi siya nalagay kasi mas nautuntan ito pa makeup yung product. Next question. Ayan. Question ni Alpangkoga. What are the things that defines you? Ako yung tipo ng tao na ayokong ipasa yung problema ko sa ibang tao. Kasi like, malay mo yung taong yun may problema din tapos papasahan mo pa ng problema mo, diba? Friendly ako. Friendly ako sa mga taong friendly. Nagsisilbing helping hand din ako ng mga kaibigan ko kapag nangangailangan sila ng tulong. Lalo na ng mga kaibigan ko sa Pampanga. Kasi, wala lang, gusto ko lang silang tulungan. Gusto ko din i-share yung mga bagay na meron ako na wala sa kanila para ma-experience din nila yung mga nagagamit ko o yung mga nagagawa ko na hindi nila na-experience. Highlighter! Ayan! At last. So, gagamitin ulit natin itong Vice BT21 na highlighter. And last but not the least question, and last but not the least product or gagawin, yan, magmamascara na tayo. And last question goes to Raynard Diaz. Ayan, ang ganda ng tanong niya, te. Favorite TV series mo? Ang favorite series ko is yung, ano yan? Yung Itaewon Class. Kasi si Park Seo Joon yun, te. Ang gwapo niya doon, mga siyang pugo. Ano kong gagawin? Is ipa-curl ko yung eyelash. Oh, where's my makeup? Ayan. Mag-curl tayo ng eyelashes. So, bakit nga ba yun yung favorite ko? Yun nga. Isa lang din yung ano. Kasi si Park Seo Joon yung bida. Gusto ko din siya kasi it's about friends. Hindi lang siya friends eh. Parang family na. Like, sila na yung naging family mo. Ayan. And it's about love din. Love and business. Yung hard work mo para makamit yung inaasam-asam mo. Then, i-apply natin yung mascara na Maybelline New York The Hyper Curl Volume Express Waterproof. So, tapos na natin gawin yung makeup look and answering questions na binigay sa atin ng mga kaibigan ko and ng fam ko or ng mga nag-chat sa akin sa messenger. So, ayun na nga po para sa akin. First ever video para sa YouTube channel na ito. And sana po magustuhan nyo itong video na to. Ito na nga po pala ang final look. And please stay tuned, like, comment, share, and subscribe. Please ring the notification bell down below for more videos. Awesome. Wear your mask, bitch. Char.